Ang source ng pinag-uusapan ngayon, gaya po ng nabanggit po natin, makakapanayan po natin si Senator Amy Marcos. Siya po ang chair ng Economic Affairs Committee ng ating Senado. Para isa sa pag-uusapan natin ay yung mga priority bills po. Certified as urgent ng Pangulong Duterte sa ilang kanyang SONA, no? State of the Nation Address. Yan nga bang mga bills na ito ang sagot para dito sa mga nabanggit po natin na tayo ay baon sa utang. Dahil yan daw ang susi sa ating economic recovery. Kasama na natin sa ating linya. Magandang umaga po, Senator Amy, Ali, and Pat P. Good morning, Senator Amy. Happy holidays. Yes, magandang umaga po sa atin napakagagandang mga girls this morning. Oh, sama-sama tayo. Oh nga, super chikahan. I love it. Ayan naman. Excited wala na naman kami. Session, eh. Wala na kaming session. Ay, kaya excited ako. Ay, sayang nga, Senator. We were hoping that you will come visit us para mas maganda ang talakayan live and in person. Pwede ba yun? Yeah. Pwede ba yun live? Yes. Ganon, wala nagsabi sa akin. Ay, magalitan natin si JM. Next time ayan, lang. Ayan, next ayan. Time. Ayun, susugod ako dyan. Home station ko yan. Ano ka ba? Wow. Yeah. Nauna ako dyan, Ali. Promise. Yeah. Oh, promise. May okay. Show ako dyan eh, dati. Talaga? Ayan pala eh. So second home. Yeah, type ko yung building yan. Magandang Eagle Broadcasting. Beautiful new facility, di ba? Wow. Okay. Oh. So at least you're familiar. So next time we will await for your coming, your visit here sa New Year. Naku, nagtitape na kami dyan. Wala pang mga pinto. Bagong-bago. I like it. Talaga napaka-social. Okay. Senator, bilang chairman ng Economic Affairs Committee dyan sa Senado, kanina nga pinag-uusapan namin ni Pat P, no, yung figures na aming nakalap by the time President Duterte steps down. Ang utang ng Pilipinas, 13.42 trillion na daw, no? And that is yes, pre-audit, right. bago pa yung audit, no? Bago tayo sinalanta ng audit. Oo, oo. Panibagong so, utang na naman yun eh. Talagang nakakanerbios. Oo. Correct. So itong sinasabi nila, itong tatlong bills na certified as urgent, ito daw ang sagot para sa ating economic recovery. Kayo na nga muna magkwento sa atin dito sa mga tatlo-tatlo na bills na to address yung ating, para mahikayat ang ating foreign investors. Senator. Okay. Yes, yung tatlong bills na yan, malalaking pangalan nila, no? 3-in-1 yan eh. 3-in-1 talaga. Parang kape. Kasi, parang kape yan. Parang instant coffee. Hindi naman. Talagang umagang-umaga eh. Hindi. Yung public utilities, kasi, 19 kopong-kopong yan eh. 1931, Commonwealth Act pa yun eh. Yung public utilities, yung ibig sabihin yan, yung communication, transportation, kuryente, tubig, yung mga big time na industriya katulad no, na talagang usually pupunta sila sa Kongreso para may prangkisa. Mm-hmm. Ngayon, ang problema dyan, tulad ng communication, yun ang pinaka-obvious, ano? Yung internet at telecoms, alam na natin, napalpak yung sa atin. Yes. Palibasa, yun nga, wala tayong Pilipino nag-i-invest na napakarami. Wala rin tayong technology, wala rin tayong mga trained na mga engineer, na mga expert dyan. Kaya kinakailangan talaga pumasok yung foreigner. Mm-mm. Kaya lang, yung kinatatakutan natin, babalansehin mo yan. Gaganda nga yung wifi mo, halimbawa, o kaya yung mga telepono mo. Pero sa kabila, no, nakaka-tense naman. Kasi sino ba nakikinig sa kabila? Kasi yes. Hindi Pilipino yun eh. Machismoso. Oo. Eh lalo na kung pinag-uusapan niyo, matitinding chismis. O, paano yun? Kaya, eto nga, yung mga Amerikano, di ba, praning na praning yung mga kano, yung Huawei. Ng China, hindi nila pinapasok sa US. Ayaw nila sa US, tapos kinokontrol rin sa Europa. Ngayon, anong stand ng Pilipino? Kasi hindi katulad tayo ng Amerikano. Kulang talaga tayo sa kapital. Yeah. Kulang tayo sa technology. Ayun, talagang kahit paano, we have to bend a little bit. Ano? Hindi tayo masyadong magmamatigas. Pero at the same time,
paano natin i-regulate na atin pa rin yun. Mm-hmm. Yun, yung mga telecoms, yung mga transportation. Ako, yung public transport, magkaka-railway pa ba tayo kung aasahan natin yung sarili natin? At the rate we're going, sabi nga ninyo, opening remarks ninyo, lubog tayo sa utang ng 13 trillion plus. Wag nang bilangin, ano, kasi may audit pa. So, we'll never have a nice subway system. Naku, ha? Pati bus natin, palpakini, di ba? Kung pumunta ka ng Ilocos, sam na probinsya, ilang sakay yun? Naku po. So, kailangan talaga natin magka-railway. Yung mahiwagang Mindanao Railway, naku po. Mm. Baby pa yata ako, naririnig ko na yun sa ama ko. Wala naman nangyayari pa. All of these things, kinakailangan talagang hikayatin yung mga foreigners na mag-invest dito sa atin. Pero hindi naman sila gaganahan kung hindi sila maaari. Diba sila dapat ang maaari? Kung hindi nila kontrolado, paano man sila mag-i-invest ng ganyan? Mm-mm. So these are the things that we have to organize. At sa awa ng Diyos naman, pumasa na yan, yung public utilities, yung 3-in-1. Yung una, yung public utilities, 3-in-1 yan. Ikalawa, yung retail trade. Ito yung mga 24 hours convenience store, halimbawa. Kasi marami rito, yung mga chains natin, 7-Eleven, Ministop, at iba pa, foreign owned talaga. Family Mart. Pero, yung mga Family Mart, they're all very, very cheap. Tapos pumasok pa noon yung Lawson's, iba't iba yan eh. Yes. Ayaw nila magsipasok dito sa Pilipinas dahil bawal, ano? Kasi katapat natin, katapat nila at yung pinagtatanggol natin, yung mga mom and pop sari-sari stores natin. Yes. Mm-hmm. So, ang ginawa namin, tinaasan na lang namin yung investment, pero pwede silang pumasok. Kasi aminin natin, kailangan natin itong retail trade na to. Dahil, alimbawa, sa BPO, ano, sa mga call center, pag wala yung mga convenience center na open 24 hours, hindi nakakain yung mga call center operators natin. Wala naman silang tatakbuhan iba. Yeah. At saka, malaking bagay ito para sa Pilipino. Ang daming trabaho eh. Sa kasulok-sulukan, meron 24-hour convenience center. So it's very, very good, actually. So tapos na rin yan. Yung ikatlo, yung hawak ko, yung Foreign Investments Act. Yes. Na papasukin yung ating mga foreigners at saka ibaba yung investment requirement, pero obligahin naman sila na Pilipino pa rin ang kanilang preferred. Partner. Kapag may Pilipino na may kaalaman naman doon, medyo bihasa naman sa trabaho ang ganun, Pilipino nang kunin nila, no? Pero kung may foreigner na mas magaling at talagang tuturuan tayo, bakit hindi? Huwag naman pahirapan yung immigration, pahirapan yung passport, yung red tape na iniiyak nila. So, konting balanse sa lahat na ito. Mga luma na kasi itong mga batas na ito, hindi na napalitan yung foreign investment na iyan. Siguro nasa almost 40 years, 30, 40 years na siya. Naloka nga ako na parang one of the most restrictive daw tayo na magpapasok itong Pilipinas. No? Next to Palestine and Libya yata, tayo yung third na hindi tayo nagbubukas sa foreigners. Oo, parang iniikot na lang, nagpapakasal na lang sila sa mga Pilipina para lang. So hindi na yung parang ano na, mail, diba? mail order bride, rasyada, no? Walang tako. Talagang tutusin mo nga, nakakatawa tayo. Kasi isipin mo naman, kung may subway, iuuwi ba naman nila yung subway? Obvious ba, nandiyan na sa Metro Manila? Hindi naman nila iuuwi yan. Sigilan na nga natin, ka-OA yan natin. Pero alam mo, so, Senator Aimee, in the end, kulela tayo dito sa region. Wala talagang pumapasok. Tignan mo naman, ang gaganda ng investment sa Singapore, sa Bali, Indonesia. Naging kulelat na tayo dahil correct. Yan. Eh kasi nung pera na natin nila, yung railway pero hindi na lumawak. Uh-oh. I mean, 'di ba? Diyan lang pero sa sabi nila, Makati, Manila. Hindi umatras pa nga nung bata ako eh. Talaga nagre-railway kami papuntang Baguio, hanggang Damortis, yung Philippine North Rail. Hanggang Damortis yun eh. Tapos meron ring katumbas doon papuntang Bicol. Bicol Express. Parehong nawala. Oh, Bicol Express na. Kaya napunta doon eh, yung Bicol Express na pagkain. At saka yung kami naman sa norte, papuntang Baguio, hanggang Damortis, La Union. Abay, na-abandon yung parehong railway at wala raw pera. Uh-huh. At kanya-kanyang kotse na lang. Eh ngayon, syempre, nalugod tayo sa traffic. Ayan. Paurong nga eh, palpakini. Senator, eto,
Yung mga foreign investors, ang rinireklamo din naman nila, bakit hindi kasi ano, 'di ba, ang mahal ng internet, ang bagal, ang mahal ng electricity, yung bureaucratic red tape, yung corruption sa ating sistema. Paano papasok ba yung mga 'yan despite all alam of mo, this? Oo, Ali, tama 'yun. Actually, sa totoo lang, hindi naman incentives at kung ano-ano ang rinereklamo ng foreigner. Gusto nga nila pumunta sa Pilipinas. Ang laki-laki ng market. Eh, napakarain natin. Eh, nasa 110 million na tayo. Isipin mo, mabentahan nila lahat yun. At kulang na kulang tayo ng internet, for example. Pero tama ka. Ang isang pinarereklamo nila talaga, yung red tape, ano? Mm. Talagang hirap na hirap sila, talagang chubibo sa papeles, ang katutak na dokumento. Nakakaloka, di ba? Ang daing pupuntahan, chubibo sa Pasay, DFA. Chubibo na naman sa Dole, kasi yung mga trabahador nila. Chubibo DTI, dito naman sa Makati. Maluloka ka talaga, nakakapikon. So, and, paano na nangyari yung one-stop shop, Senador? Eh, that's what we're trying to do, yung sa Foreign Investment Act. Sinabi ko, may one-stop shop dapat para doon na yung clearinghouse. At sa hindi na nila kailangan, isipin, magse-set up ka lang ng maliit na tindahan. No? Let's say, beach resort. Kung hindi ka pa nadadala ng siyargao, naku talaga, kawawa doon. Anyway, kung foreigner ka, gusto mo mag-retire, limbawa rito, or mag-invest sa isang maliit na beach resort, eh, hindi ka talaga gaganahan. Ang dami-dami mong pupunta. For a simple, small investment, kukuha ka pa ng lawyer. Kailangan di kampanilyang lawyer from Makati para tulungan ka. Hindi mo naman kakayanin, no? Mati-turn off ka na. Punta ka na sa Phuket, Thailand. Punta ka na sa Bali. Oh, ayaw mo na dito. Kaya lugi-lugi talaga tayo sa investor. So dapat talaga ayusin. Ito, Senator, no? Mapdaho tayo sa ibang topics naman natin. Because we have very limited time. Etong, yes, I was also going to say na at least yung malaking success natin, sa wakas, yung OFW, yung Migrant Worker Department, yeah, sa wakas napunta na yan. Yung nakatenga, na sana nandyan na, eh yung department, or sa akin, kasi kuripot ako, no, Ilocana, no? Ayoko ng department, nauubos sa sahod ng USEC. Hindi, yung disaster resilience, hanggang ngayon, nasa NDRRMC pa tayo. Eh, kawawa naman yung NDRRMC sa pangalan pa lang, nakakabulol na yun. Ang pangalan nito. Tongue twister siya. Alam mo talaga, it's a bad sign when you can't say it. Eh. Yes. Ang pangalan nito. Kasi ang papel lang nila, coordinate. Mm-mm. Eh pag narinig natin yung coordinate sa gobyerno, ibig sabihin, walang manyanyari, diba? Mm-hmm. Kasi talagang umaasa sila sa iba't ibang department, kakatok sila sa Office of the President, makikisuyo sa mga secretary, pero sila mismo, walang power, saka walang budget. Lampa sila in other words. Hindi naman sila secretary, coordinator. Coordinator. Ito lang yan, makikiasa lang sila sa Department of Social Welfare, hihingi ng pera sa Department of Agriculture, ng Public Works, ganyan. Pasimut-simut sila ng Quick Response Fund, tapos isimutin nila yung mga contingency and calamity funds na iba. So what I wanted sana, yung Style America, yung tinatawag nilang FEMA doon, yung Federal Emergency Management Agency. Ayun, nabuo ko rin, ano? Correct. Talagang ganyan. Feeling holiday na, ano ba? Oo nga. Senator, teka muna, para ka muna, ano ka muna, topic muna natin. Ewan ko kung komportable ka pag-usapan. Yung ano, isa pang crisis natin na napipinto na in the coming months is yung energy crisis. So, Oriente. We had Marco Juanco here. Yes. We had Dr. Ercilia also, DOST. No, na talaga si ang panawagan buhayin, yes, buhayin itong hard. Bataan Nuclear Power Plant. Eh, alam niyo naman, pag usapin na ng Bataan Nuclear Power Plant, it's so connected to the Marcoses, di ba? Kaya kasi sila nagpatayo, your dad. Na-politicize, at saka, di ba, inabutan din ng Chernobyl at Fukushima. What is your stand bilang Economic Affairs Committee Chairman dito sa pag-commission sa Bataan Nuclear Power Plant?
Okay, alam natin na nangyari noon, ano? Noong 1986, talagang tinigil yung Bataan Nuclear Plant, ready to go yan, top of the line, state of the art, pinakamaganda at pinakabago na nuclear plant, sana yan. Mm-hmm. At inabolish pati yung Ministry of Energy. So wala na nagkukumpas ng buong energy plan ng Pilipinas, mm-hmm, na hanggang ngayon, libo-libo pa rin yung mga sitio at barangay na walang kuryente sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Mindanao. Kawawa talaga yung mga isla. At yun nga, kung tutuusin mo, yung footprint, ika nga, yung mapa kung saan walang kuryente, yun rin ang mapa ng Abu Sayyaf, ng Jamaa Islamiyya, yun din ang mapa nun eh. Kasi talagang kawawa sila eh, hulang-huli sila eh. They're really, it's the poverty map is the same as the power challenged map eh. Makapareho yan eh. Talagang wala ilaw eh. Literally, walang ilaw. Naku talaga naman. Sa kadiliman, the forces of sa kadiliman. Darkness. Nakaka-operate ang kawalanghiyaan in darkness, di ba? Yan ang turo ng Biblia, yan ang katotohanan sa Pilipinas. Ngayon, noong 1992, napilitan ng Ramos administration na ibalik na nga itong Department of Energy kasi wala na nang nagkukumpas, nagkakagulo, 6 to 8 hours na ang brownout sa Visayas at Mindanao. At maski dito sa Manila, hirap na hirap tayo. Mm-hmm. So, eto nga, binalikan na yung usapin ng Bataan Nuclear Power Plant. Nasa constitution natin, at ingat na ingat si Presidente Duterte, hindi ko siya mabintang, dun sa nuclear weapons. Kasi merong prohibition sa constitution ngayon na huwag gagamit ng nuclear kung marahas ang paggagamitan. Ngayon, medyo ingat siya dun. At saka parang minsan binabanggit niya na kailangan klaro sa atin yon. Eh hindi naman natin nagegerahin ng sino man, but at the same time, hindi natin alam kung magamit yan sa masamang adhikain, ano? So that's one thing. But napansin ko, yung Department of Energy, bukas ang isipan dyan. At we have the South Korean offer, we also have the Russian offer na buhayin muli ang Bataan Nuclear Plant. Ang position ko kasi, unang-una, hindi naman ako expert dyan. Ang ibang expert sinasabi kayang buhayin kaagad. Sabi nga ni Mark Kawangko, meron daw mga planta sa Eastern Europe at saka sa South America, sa ibang lugar, na eksaktong parehong Westinghouse plant na tulad ng Bataan at kayang-kayang buhayin. Sabi naman ng iba, yung mga reactor, yung mga processor, ninakaw na daw. Ayun wala na nga. Wala na daw naman doon. Yung mga halipahali daw, chinap-tap na ng bongga. Ewan ko ba? Pero totoo sabi ni Mark, nandyan pa rin. Well, Mark said it's still there kasi ako rin sabi ko, nung bumisita ko dyan sa Bataan Nuclear Plant, sabi, the shell is there, everything is there except the reactors. Sabi ni Mark, no, it's still there, I swear, it's there. So I don't know na. Kasi kaya daw buhayin. Pareho tayo. Kasi ang pakiwari na naman ni na Governor Abbott, gawin na lang cloud facility kasi shell structure na lang siya. Todo buhos kasi yan eh. Hindi kasi solid. Pwede pag nuclear na bubong lamang, kundi talaga solid yung buong building. Mm-hmm. Eh sabi nga niya, gamitin na lang for cloud computing. I-offer natin sa Google. Kasi kailangan super storage. Secure, eh, di ba? Parang anti-bagyo, kaya lahat ng pinsala. Yes. So I'm a little bit lost. Ang point ko lang, at that period in time, nung panahon na yun, yung sa tatay ko, yung dekada 70 hanggang 80, yung nuclear ang pinakabago noon. Yes. Kami, sa Ilocos Norte, ine-explore natin yung mas mura at sa tingin namin, safer alternatives ng renewable. Sa panahong ito, marami ng iba't ibang mga alternatibo. Katulad nga ng wind, katulad ng solar, ang mura-mura na lang ng solar ngayon, pwede mong ilagay sa bahay mo, and so on and so forth, pati yung tides, yung water, yun, in-explore din namin yun, lakas ng alat sa amin eh. So, all this stuff na dati mad science yan eh, pinagtatawanan kami nung 1990 sa Ilocos, pero
Panay ang aral namin, pagkat we are literally at the end of the line. Dulong-dulo na kami ng Luzon grid eh. Mm-hmm. Andun na kami sa Taiwan halos eh. Okay. Kaya kung may dahon na babagsak sa linya, may ibon na papasok dun sa kable, wala na kaming ilaw. Okay. Eh ang haba nun, no, from Manila to Ilocos. Oh. So for me, we should explore the alternatives at the same time. Why not look at Bataan Nuclear if it's really possible? Pero ingat tayo at may constitutional prohibition tungkol sa nuclear. Senator, another thing that I wanted to ask you when I heard you're going to be our guest, kasi sang-ayon po ako sa inyo na gusto nyo pong i-abolish yung Department of Budget and Management Procurement Service at ang PITC. Kasi that will save us a lot of money. Sabi nga namin kanina, paulit-ulit, no, 13.42 na po ang utang natin. At kanina sa periodiko, laman ng periodiko, sabi ng COA po, marami pong mga pinatayo na yung mga infrastruktura na kailangan umaabot na po sa 1 trilyon. Paano po yun nadagdag? 1.44 trillion, 17 government agencies with idle projects, complete wastage of government funds. How much is this going to save us if you abolish these two departments para talagang ma-streamline lahat ng mga gastos po natin and make these departments accountable for the wastage of funds? Ay, nakakadami mong sinabi. Mag-senate ka na nga. Pagod na eh. No thanks. Alam mo na, sa totoo, nakakabato na. Nakaka-wrinkle, no? It's bad for the skin, ha? Hindi nakakatawa. Yeah. Kasi wala kang naririnig kundi, yun, puro sa kurakot, wastage, yung puro ganun, incompetence. Talagang yes, nakakainis. Talagang, ewan ko ba, nakaka-bad mood. Parang pataray na ako ng pataray na hindi na ako natutuwa sa sarili ko. Alam mo yun? Parang ikang bad mood. Anyway. Eh nakakainis talaga eh. Pero kung tutuusin, alam niyo yung procurement service na yan, dyan sa DBM, ano mo nakakatawa dyan? Parehong itinatag ng tatay ko yan. Kaya ako, nung bata ako kasi, ang sideline ko, para may extra allowance, tinatype ko yung mga order, yung mga executive decree, yung mga presidential decree. Ang papel ko, nagtatype ng ganyan, kaya natatawa ako, kasi yung minsan, naririnig ko, ay, memorize ko yan, ako nagtype ng 3 beses, yes, yung ganon. Anyway, yung DPM Procurement Service, alam ko yung pakay niyan eh. Para, alam mo lahat ng gobyerno, di ba, bumibili ng paper. Oo. Yan, papel. Pagbilihan ng papel, gusto ng tatay ko, bilang dakilang Ilocano, eh di syempre, bilhin mo ng bulto, ng wholesale, para makamura. Mm-hmm. Yun ang papel ng Procurement Service, all these supplies that are used by all the government agencies. Eh alam natin, papel, tinta, typewriter, di ba nung panahon na yun? Stapler, di ba, marami yan ang bilin mo, no, yung sangkatutak na office warehouse, sangkatutak na national bookstore, yon, ganun, yes, maramihan, peko at that time. Pero, ang nangyari, naging parking nga naman ito, pambihira talaga, hindi mo maintindihan. So, that was the purpose of the DBM, bulto-bultong bili. Tapos, yung sa DTI, yung tinatawag na PITIC, ano ba yun, PTIC? PTIC. Philippine Trade Importation, yeah, yon, yung PTIC, yung PITIC. Ang nangyari dyan, may mga lugar na hindi tayo bukas sa pangangalakal. For example, China at that time, Russia, yung mga communist and Arab countries, hindi pa ayos yung ating trade relations kasi wala pa tayong diplomatic relations. So pag mag-i-import tayo, for example, there was an energy crisis nung dekada 80, tinulungan tayo ng mga Chinese at nagpadala ng coal dito sa Pilipinas kasi marami sila noon at mura. So they sent it to us and ginamit dyan sa mga transaksyon na yan, itong PTIC kasi hindi nga pwedeng dumaan ng usual kasi nga we have no trade relations. Yung Taiwan, ganun din kasi
nangangalakal tayo ng, at that time, Acer computers, eh, hindi naman pwedeng pumasok sa Pinas kasi wala naman tayong diplomatic ties. So, ganun. Yun ang gamit nun. Abay, ngayon, iba na. Meron tayong diplomatic relations with everybody on Earth, di ba? Yes. Meron na tayong trained attaché sa bawat embassy. O, kumpletos recados na tayo dyan. Bakit pa kinakailangan yung DTI-PTIC? At saka, yung nakita rin natin dyan sa DBM, eh hindi naman pala mga papel-papel ang binibili, kung ano-anong kalokohan na ang binibili. Farmali, doon ang binili. Di ba yun ang ginamit? Farmali na ang yes. binibili. Oo. Eh nakakaloka na, eh sa loob-loob ko, pati yung ating mga LGU, ang gagaling na mag, ng LGU bumili ngayon, di ba? Pwede na sila mag-procurement, yes. pwede na sila mag-award and bidding. Eh bakit hayaan mo sila sa probinsya bumili para sa sarili nila? I-devolve eh syempre, kung taga Mindanao ka, mas mura sa'yo na bumili galing Malaysia o Indonesia, eh hayaan mo sila. Oh. Eh, kung nasa Ilocos ka, di mas madali para sa amin na kumuha galing Taiwan. Mas malapit lang sa amin kaysa magtatrack ng galing Manila. Abay, inupakan pala nitong mga farmali na ito. Ayun. Tapos yung iba naman, yung mga mabagal na mga department, pinaparking yung pera nila yes. doon. Ano bang parking drama na yan? Hindi nila ginagasto sa taon-taon. At kung hindi pag i-parking dyan, pinaghahati-hati pang bonus at the end of the year. Tama ba yun? Hindi nga tama. So, Senator, what are you going to do? Eh, kakainis nga. Eh, bilyon-bilyon. So, sinabi ko, alam mo, it's outlived its usefulness. Yes. Hindi na siya... Pinapanahon. Napapanahon. At hindi na napapakinabangan. Mm-mm-mm-mm. So, I keep saying, it should simply be abolished. At kahit tatay ko ang nagpatayo niyan, kung narinig niya yung ganyang pangyayari, talaga siya mauunang kalokohan na to. Tigilan yan. Tama. Oo nga. Kailangan i-abolish yan. Talagang... Nako, Senator Amy, alam niyo naman, ang ikli ng panahon pagkasama ka namin, we hope to invite you once again. Dahil ano? Yeah, punta ako dyan. May pintu na. 2 hours. Kulang. Kailangan maaga ka magising para makapag-makeup ka. 2 hours kulang. Alam mo, tawag pag ako. Problema yan. One time, in-interview ko si Senator Amy, sabi ko ganun sa kanya, ano bang beauty secrets mo? Oh. Parang tawang-tawa ako. Yeah. Siyang sagot niya, sabi niya, piliin mo nanay mo. Piliin mo nanay mo. Tandang-tanda ko yun. Senator Amy, thank you, ha? Next time. Thank you, 92 years old na yung nanay ko. Oh, diba? Magkaano kami, pareho kami, ano, cancer and snake. Oh, di ba? Kaya pareho magaganda. Bye, Senator Amy! Happy holidays! Thank you, happy holidays, Senator Amy. Take care.